support. But anyways, guys, eto na tayo sa ating game number 2. Again, one zero lead in favor of Onyx PH. Blue side natin, NXP Predator Solid. MD ang gagamit ng Tam. Si Chester naman para sa Jawhead. Yowie for this Kaja, Ready J para sa isang Hellcurt, and H2 para sa isang Harith. Para naman sa Onyx PH on the red side, Fuzoken sa kanyang Grock. Wise naman sa Esmeralda Dealer para sa kanyang Uranus Iacnu for the Bruno. And ganda lang para sa isang Farsa. Pero eto na nga, mga kaibigan, tatlo. Nakikita mo talaga, eto kasing Grock ni Fuzoken. Kilala to. Mapa M1, mapa MPL. Talaga namang totoo ang pinapakita. Pero Dealer, nasasaktan sa binibigyan na damage dito ni Renny J. Ayun, nauluhan, nabigyan. Nag-critical. Na critical plus 9999, kumbaga plus first blood pa, pero may bawi yata, hindi, nakapag flicker out si parang Chester natin dito for NXP Predator Solid, pero magandang objective yun actually for this NXP, kasi alaking bagay ng Uranus. Yung usually si Uranus ginagamit pang delay, pero dito ang na-delay ng Hellcurt, si Uranus, at Hellcurt pa ang una nakakuha ng kill. Masakit kasi sa ulo talaga pag kumpleto yung pang-apat na pang-kalmot niyan. So, talaga namang masasaktan yung pwedeng tumanggap nun. Lalo na kung level 1 lang, pares kayo level 1. Kahit gano'ng kakakunat, pag pumasok sa'yo yung pure damage nun, talaga namang masasaktan at masasaktan. Kay H2O dito, level 4 na din. Level 2 lang dito si Fuzoken, ha? Naku po, mukhang sila naman ngayon yung ano. Sila naman ngayon yung kayang ano, gustong mang-agre. So, talaga namang babawi at babawi sa ating game number 2, ang next play Predator. Pero teka lang, ha? Nagkaroon naman ng laban dito. H2, yan na. Ang Zaman Force nila pa. Ginahabol si Fuzoken, pero hindi pa makakapag-ano yan. Hindi pa makakapag-spam. Medyo... Grabe, naka-ready din si Chester. Best para if ever. Naramdaman niya na possible doon na tumakbo yung Grock ng Onyx PH. Pero anyways, ang ginagawa dito ng NXP Predator Solid, sila naman yung aggressive, kumbaga, against Onyx PH. Kasi kanina, yung Onyx yung malalim. This time around, for NXP, sila talaga yung malalim. Nag-clear ng minion wave. Kita naman natin si Wise na dito. Naipit na lang din. Pero kita natin dito sa may top lane. Pinasok na rin na NXP. Plus a kill for H2 sa kanya Harry dito ngayon, mga kaibigan. Si Pusapin, life na rin. And... a kill for MB ngayon. The Dark Knight falls on the bottom lane side. Si Iacnu dito nadikitan. Patay lang din naman Chester with that kill for NXP. Magandang pick yun, ha, para sa kanila na patahimikin yung marksman, which is the damage dealer, para dito sa Onyx PH. Kung yun lang yun yung gusto nilang patayin, magiging maganda to. Pwedeng maging susi sa kanilang pagkapanalo para sa ating game number 2. And maagang 4-0 yun para sa NXP. Ha? And nakaka-rotate na sila na mas maigi ngayon and na ma-maximize nila lahat. Ngayon naman, for the Onyx PH, sila naman ngayon yung nakakaramdam ng pressure na binibigay sa kanila kanina. Kasi parang nagkapalitan lang ng +2-1, di ba? Kaya sinasabi natin kanina na ang downside sa isang Bruno, medyo medyo mabagal siyang mag-clear ng minion wave. Unlike dito for H2, isang kurot lang ng kanyang Zinc Fusion, automatic AOE na agad yung damage. But anyways, ang kinaganda naman dito for Onyx PH, meron talaga silang pang late game, which is this Bruno. Pero may sagot din pala ang NXP, merong Hellcurt. So kailangan dito for Onyx PH maganda yung positioning nila, and as much as possible meron naka-ready to counter out this Hellcurt, kasi wala silang crowd control actually para mailayo yung Hellcurt pagdating sa teamfight, literal pagka pumasok. Pero anyways, kita natin dito si Fuzoken, guys, napilitan na mag-sprint palayo, at eto na, the Dark Knight falls para kay Renny J. Mamba out naman para dito sa side ng Onyx PH. Fuzoken wala ng buhay, and a kill for Renny J. Tinamaan ng dalawang pangkaret, mga kaibigan, dito sa bottom lane. Medyo lumalabo ang aming stream, pero okay lang naman. MB, mukhang lalaban pa sa tatlo. Naku po, ayan na, nagro-roblox na naman ang aming namin. Alam kung bakit, ano nangyayari, mga kaibigan. Pero yung top lane, tamang clear lang, and objective dito para kay H2. Pero Chester, naku po, medyo masakit. Naku po, ito na, lalaban pa sa ito. Sasayaw na naman, watch me whip, watch me nay, sabi din na H2, pero disengage agad for the side of Onyx PH. Pero kita natin, nagsiscale up na talaga yung damage dito ng Harith, guys. Yung sinasabi natin na kinagandahan din pala dito for NXP Predator Solid. Naging maganda yung initial rotation nila at yung first blood kanina ng Hellcurt. So, possible siguro, no? Pagka na-secure na Onyx PH Solid, kung sinong nakakakuha ng first kill, yun yung nanalo. Pero anyways, Onyx PH, may pa sila dito. Meron silang par sa fast clearing ng minion wave. Kaso, makaibigan, napakaliit na rin na buhay. Killing spree para kay Fuzoken. And another one, para yung sasaya ng Onyx PH Solid, and a turret as well for their objective. Naku, nakita naman na napatay agad daw, na burst daw agad ang isang Grock ni Renny J. Pasok lang pasok sa kanya yung pure damage, 3-0, 0-3 na rin kasi si Fuzoken. So ang hirap na para sa kanya namang face check
And plus, yawi pa dito. Ang pwedeng, oy, teka lang, mukhang nagkakaroon pa ng laban. Wise, mukhang lalaban naman daw. Pwede na rin naman. And the Feather Airstrike, Chester, mukhang namasasaktan dun sa damage na kayang ibigay. Pero Dilar pa nga ang nakakuha dito. H2 sana, babaka. Pero sabi niya, mukhang negative. Imbis na, ano, i-backup natin. Kumuha na lang tayo ng objectives. Nasa atin naman yung, ano eh, nasa atin naman yung kalamangan eh. So, i-maximize na natin yun. Mm-hmm. Tingnan natin tayo, ano, item check na tayo. Para tingnan natin, top farmer para sa ating laban is this 3.8k gold para dito sa isang Hellcurt. So medyo malayo ang farming actually dito ni Bruno or ni Iacno for Onyx PH. So let us see guys kung paano ang gagawin ng paghahabol dito in terms of gold. Kasi so far isang dikit lang dito ng isang Hellcurt automatic para nga nabuburst agad dito ng NSP Predator Solid. And padating na or papunta na sa ano sa BOD. Ang Hellcurt dito, so mas masakit if ever. So Divine Judgment mga kaibigan, lahat ng pwede pa to nagamit na and a mega kill for this Hellcurt na NXP. Yun yung maganda naman sa ginagawa ng NXP. Sisiguraduhin nila pagka nabigay ni Kaja yung Divine Judgment niya, ibibigay lahat nila ng kayang ibigay para mapatay na, masecure na yung kill kesa naman makatakas patas masayang, di ba? So yun yung nagiging maganda rin sa ginagawa ngayon na NXP Predator Solid. Talaga namang natuto sila dun sa game number 1. Talagang sabi nila, ang bilis, no? Ang hirap na nangyari sa atin. Sinesecure talaga nila, bes. Oh. Parang ano, take advantage talaga nila lang more on ganking yung pinaka-lineup nila dito. Imagine, automatic, sabay-sabay, Divine Judgment, tapos meron ka pang Dark Deadfalls. Literal secured kill dito para sa NXP Predator Solid. Pero anyways, mga kaibigan, si Madam Ganda lang napatay dito na NXP Predator Solid. Ang sakit na ng damage, oh. Ang sakit na ng damage na H2 kay Dealer, nakita mo? Nakita mo yung katay dun sa talagang kinamot dito. And tingnan natin yung bottom. Mukhang iniisa-isa na. So, mahirap naman to para ngayon. Pero oops na, ejector pa nga. At ayun, nahila. Yun yung sinasabi natin eh. Burst damage. Diba? Hindi nila pinapabayaan na makawala pa eh. Ang dami nilang, ano bes, ang dami nilang pang initiate or ang dami nilang pang instant pick off. Meron silang Jawhead, may Ejector, may Divine Judgment. So, automatic, ano, agad dito for Team NXP Predator Solid. Pero anyways, guys, konting-konti na lang masisira na rin ang second tier turret dito sa middle lane ng Onyx PH. Medyo kulang pa sa damage, pero kita natin Falling Star mo, mga kaibigan. Si Chester dito ay napatay ng Onyx PH. Pero, what a puzzle, double kill, make it triple kill, pero disengage for the side of Onyx PH. Napakagandang pasok actually ng NXP sa series na yon. Grabe yung nangyari. Paglapag ng Zaman Force dito, alam na ni Rene J na, sige, lalaban kayo, bibigay ko na tong Dark Knight Force ko, tapos pagka-blink na pagka-blink niya, dun pa sakto sa dalawa. Pagkatapos na burst down na, at eto na naman, mga kaibigan, Dilar, dada pa sa dalawang players dito. Ng next play, Predator Solid. So, H2N Yawi, nakita naman natin yung galaw dito ni Yawi, talagang bawing-bawi. Dun sa nangyari kanina. Sobrang ano, sobrang kanina naging proactive yung NXP Predator Solid. Ngayon, sobrang aggressive nila against Onyx PH to the point na parang literal sila na rin yung nagde-dictate dito ng nagiging galaw ng Onyx PH. Pagka gusto nila mag-burst na isang hero, it takes them ilang skills bago pa ma-burst yung action. Si Chester kanina gusto na patayin. How much more kapag ka si H2 or isang Harit yung pumasok, mas mahihirapan sila. Possible, diretso yun ni H2 yung ano, yung Farsa. Diba? Habang kumakanta kasi diretso-diretso lang naman. Pero yung mga Divine Judgment and a kill. Si Madam Ganda lang napatay dito. Pero kita natin si Wise tumalaban dito sa may bandang likod. Pero si Rene J, andun, kumakalmot-kalmot lang din naman. And Dilar! Pumasok ang damage dito ni Rene J doon sa isang Dilar. And mapapatay Busakin. Ang layo ng inikot siyang galing middle lane niya na. Galing middle lane si Busakin. Pero eto, tinakpan niya yung mga pwedeng takpan. Pero Chester, napakalalim niyan. Pero H2 naman, mukhang papalag. MB, H2 and Chester lalaban. 3v3. Pero eto na nga, ang Zaman Force na ilapag. Wise lalaban Esmeralda. Pero buhay pa din dito. Naku po, pero napatay pala. Napatay, nabigyan ng apoy. Inapoy ng lagnat. Nag-brok yun sa thumbs, guys. But anyways, it's 9 minutes and 19 seconds into our game time, 17-3 for the side of NXP Predator Solid. Lamang sila pagdating sa gold. Eh, possible isang minuto kukuhanin nila yung Lord Objective dito against Onyx PH. For Onyx PH, meron silang marksman pagdating sa late game. Kasi nga lang, naging problema dito for Onyx PH yung Bounty Hunter spell or Bounty Hunter talent dito ni Eak. No, hindi din nabigyan ng justice. So, hindi pa sila nakakuha ng kill. Actually ngayon, so kailangan mag-scale up dito ng isang Bruno or else mahihirapan sila. Oh, siguro patagalin pa nila 'to ng ilang minuto kung kaya nilang i-delay, kung kaya nilang
ma-kill agad yung mga minions o ma-clear agad, gawin nila as soon as possible. Then kung sakaling magkakaroon ng error next play Predator Solid, dun sila bumawi. Kasi may bounty naman dito si Iacno eh. Piliin niya lang si Rene J. Kaso ang problema, pag nagpadilim, yun na yung magiging parang signal na pwede silang patayin, na may ganking na mangyayari, or possible, ma-wipe out sila sa ganun sitwasyon. And nakita naman natin yung kayang ibigay, especially Yawi. Si Yawi, very commendable dito si Yawi, nakikita naman natin. And halos lahat eh, si Chester din. Yung Farsa, no? Yung Farsa yung lagi niya nga nahuhuli. So, kita natin dito mga kaibigan, napakalayo na narating ni Parin Fuzaken, and that is going to be a kill for Expector Solid. For Expector Solid pala, ang naging advantage dito, best. Si H2 at saka yung iba, may sarili silang clash na naka-front. Tapos after nun, kapag ka medyo kinulang or hindi nila na-burst down, at saka pumapasok si Rene J. Usually kasi, diba, pagka may Helker, siya nag-initiate ng play. Pero dito, since sa laki ng gap, pagdating sa items lang din, automatic ginagamit na agad or nagagamit yung Falling Star Moon, yung The Dark Nightfalls para pumatay na agad. But anyways, godlike mga kaibigan, it's Wise versus Rene J sa ating bottom lane side. Dapat nakuha si Iacno, very aggressive for NXP. Isama po ba yata si Fuzaken? Pinasok ni H2 mga kaibigan, triple kill para sa kanya. On to this Harit for this game number 2. Nakita mo yung ano, yung pili, apat yung nandun. Pero naka-hero lock na siya. So automatically mapupunta yung nilapitan niya talaga nang maigi yung Bruno para yun yung mabato niya, ayot yun yung mapatay. So grabe talaga ang ginagawa dito ng NXP Predator Solid sa ating laro. 22-3 ang nangyayari. Pero to Dark Nightfalls na ibigay na nga, mukhang magta-tower lock na yung tropa para tapusin ang ating game number 2. Now, NXP Predator Solid 1-1 pa nga.